Hello everyone, I'm Mariel Salvador, 22 years old and currently working as a graphic artist. So sumali ako dito sa Obra Maestra to share my experience as a growing artist. So bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. So papakita ko rin naman sa inyo kung ano yung una kong drawing noon hanggang sa nagkaroon na ako ng mga artworks ngayon. So ito yung artwork ko nung bata ako. So, ito yung artwork ko nung bata ako. I remember parang 5 years old or 6 years old ako nito. So, yan. Pat-stick-stick muna tayo. Ayan. So, yung nakita niyong artwork, actually, sa likod lang din yun ng kalendaryo namin nung bata pa ako. Kasi, every year, end of the year, hinihingi ko na talaga yung kalendaryo namin ni Ma para magkaroon na ako ng sketchpad, yung sarili kong sketchpad. So, sabi ko, Ma, akin na yung kalendaryo natin. End na ng year, so pwede ko na madrawingan yung likod niyan. So, tinago-tago lang talaga yun ni Mama hanggang sa yung naging college ako. Doon lang din niya pinakita sa akin yung mga artwork ko. So, yun yung tinago niya yun. So, ako naman, parang nakita ko yung sarili ko na ganito pala mag-artwork dati nung bata ako. Tapos, pinakinumpara ko sa nagiging artwork ko ngayon na grabe pala yung na-enhance ko, na grabe rin pala yung mga natutunan ko sa mga prop ko, sa mga paligid, sa mga natutunan ko sa mga exhibit, kung paano ko in-enhance yung sarili ko, kung paano ako nag-aral, kung paano pa talaga ako nag-explore. So, punta naman tayo ngayon sa next slide na ipapakita ko, which is ito na talaga yung mga latest artworks ko. So, kung ikukumpara ko talaga yung artwork ko nung bata pa ako, hanggang sa yung nagkaroon na ako ng mga artwork ngayon, is malaki talaga yung na-improve ko. So, check nyo. Ko, ando na rin yung mga photography, digital paintings ko, digital artworks, traditional paintings, and then yung charcoal. So, kung kukumpara nga talaga is, lahat ng mga pinag-aralan ko, lahat ng mga pinaghirapan ko habang nag-grow ako is nagbubunga nga talaga. So, natutuwa din naman ako. Masarap sa feeling, actually, kasi syempre, ikaw mismo yung nag-build nun sa sarili mo eh. Ikaw mismo yung naghirap doon para makagawa ka ng mga ganong artwork na makikilala ka rin ng mga tao sa ganong talento mo. So, hopefully, na sa ibang artist, syempre, minsan talaga may mga pagkakataon na may insecure ka or may ingit ka sa ibang artist. Kasi, hindi naman kasi lahat ng level ng artist is pares-parehos. May mga galing, may mga nagsimula pa lang, ganun. Pero, sa akin kasi, pag nakita ko na mas magaling sa akin yung isang artist, sabi ko, kaya ko rin yan, in process, syempre. So, hanggang sa, ayun nga, nakita ko rin yung sarili ko na napapantayan ko na yung ibang artist na mas magaling sa akin dati, na ganun. So, yun nga, sa mga ibang artist, never give up din talaga na kung gusto nyo talagang ma-enhance pa lalo yung skills nyo or yung talents nyo sa art, huwag tumigil. Para, yun kasi yung ginawa ko, hindi talaga tumigil. At saka mag-set kayo ng goals nyo, motivation, inspiration, ganun. Kasi, kailangan yung ma-enhance nyo yung sarili. Huwag kayo mag-stuck. Mag-stuck sa ganun lang na ay, hindi ko na kaya to, tigil na ako. Hindi. Dapat, kung gusto mo talaga maabot yun, talagang ipapursue mo yun. So, yun lang.